Ang tanging hiling ko lang, huwag madaliin ang isang bagay. Dahil kung taimtim nyo itong pinagdarasal at hinihingi sa Panginoon, tsak ibibigay niya, hindi man madalian, hindi man sa ngayon, baka bukas. Hello guys, welcome back to my channel. If you are new to my channel, just click the subscribe button below and turn on the notification bell for more of my upload. For today's video guys, I'm going to show you the farm. Yung farm na pinagtatrabahoan ko dati. Ito siya guys. Ayo di anabi kurugas ako ano yung camera. Oh, ayan na yun guys, yan na yung bago naming farm. At saka ito yung luma naming farm. Yaman ng pig. Halina at maglibot sa aming farm. Alam nyo ba guys, kahit mahirap yung trabaho namin dito, sobrang pagod, marami kaming dinadala sa katawan namin, yung mga hagdanan, mga 5 or 4 na ano, basta yung iba nakakarilit. Kahit mahirap, so masaya naman kami, yung may mga pagkakaibigan talagang nabuo sa ilang taon, sa ilang taon na nagtrabaho ako sa ano, sa dito sa banana anong tawag dito, banana company na Dolly, okay, no? Marami akong natutunan kahit mahirap yung trabaho, sobra naman naming saya, yung bonding talaga ng pagkakaibigan, yung mga nabuo yung samahan kahit sobrang pagod kayo, nakakatawa pa rin kayo pagkatapos ng trabaho nyo. Basta yun, parang naging magkapatid kayo. Yun yung sobrang na-miss ko sa pagtatrabaho ko dito sa ano, sa dito, sa banana plantation dati. Ang maipapayo ko lang guys, mahalin nyo yung trabaho nyo, tsak mawawala yung pagod nyo. Yun lang yung key. Yan lang yung key in order to succeed sa trabaho or pampawi ng mga sakit sa katawan. Yan lang yun guys. Sa farm na to guys dati, marami kaming nabuo. Yung mga samahan na parang hindi kayang bilhin ng kayamanan. Nakakamiss din naman magtrabaho dito sa farm guys. Namimiss ko rin yung mga dati kong katrabaho. Namimiss ko yung mga bonding. Hindi ko akalain na titigil pala ang farm na to. Pero siguro ay hindi siguro. Ay
may rason si Lloyd bakit natigil. At alam ko na ang rason kung ano yun. Akala ko kasi dati hindi na kami makakabangon. Paano na kami ng partner ko? Dahil tumigil na ang kumpanyang ito. So dole po ito guys. Akala ko hindi na kami makakabangon. Pero thanks God. At binigyan niya kami ng mga ideas. May mga benepisyo naman kaming nakuha doon sa kumpanya. Kaya nag-start kami ng huwag niyong madaliin kung ano ang rason ba't nangyayari ang isang bagay. Hintayin niyo lang, malalaman niyo rin kinabukasan. Tulad sa akin, hindi ko malalaman noon kung ano ang dahilan kung bakit ako pinahirapan. Basta hindi ko masabi kung anong term yun. Hindi ko man malaman ang rason noon, pero ngayon alam ko na. Isipin niyo lang guys na ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil may mas magandang rason. Hindi niyo man malalaman sa ngayon, baka bukas o paglipas ng mga panahon malaman niyo kung ano talaga ang rason. Bakit nangyayari ang mga bagay? Yan yung natutunan ko nang tumigil yung kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Lamig ng siwi ng hangin. Fresh na fresh. At ang ganda rin ng panahon. Siguro kung hindi tumigil yung kumpanyang pinagtatrabahuan ko, siguro wala kaming sari-sari store ngayon. Dati kasi pinagdarasal ko na. Sana Lord, sana magkaroon naman ako ng trabahong ako yung amo. Thanks God at dininig niya naman yung dinarasal ko sa kanya. Ito na yun. Ang tanging hiling ko lang, huwag madaliin ang isang bagay. Dahil kung taimtim nyo itong pinagdarasal at hinihingi sa Panginoon, tsak, ibibigay niya, hindi man madalian, hindi man sa ngayon, baka bukas. Dapat lang guys, mag-recognize ng mga bagay kung mayroon tayo at maging masaya tayo doon. Or I can see be contented of what we are now. At yan lang muna guys ang ma-i-share ko sa inyo ngayon, yung experience ko at mga mga lesson in life. Sana may natutunan kayo sa vlog kong ito. Hindi pa man ako marunong, practice pa lang to kasi hindi ako marunong hindi pa ako marunong makipag-usap kahit sa cellphone lang. Kaya pagpasensya na nyo na po. At sana may natutunan kayo sa kwento ng buhay ko. At yun lang muna ang isi-share ko sa inyo ngayon. Mag-iisip pa ako ng next content ko. Thank you so much for watching. Bye-bye!